Pasigyan, yung magandang araw. Nagsimula ng magmarcha ang mga nakiisa sa Pride March mula sa iba't ibang barangay at LGBTQIA+ organizations para sa Pride Month. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng Pride Month at 450th year ng Araw ng Pasig. At para kumuha tayo ng mga detalye kaugnay dito, ay atin munang kakapanayamin ay si Andre Hermida ng Yes Organization. Hello, Andre! Ay, hello po! Good day! Kaugnay dito sa inyong ginagawa? Actually, ito po yung ikalawang taon na kung saan yung Pasig ay naglungsad ng Pride March para sa mga LGBT community at para ma-express nila kung ano yung totoong nararamdaman nila without the fear of being judged by others. Nalaman namin na pagkatapos ng parada, didiretsyon na kung kaya ano yung mga actually, medyo same din siya sa nangyari kahapon sa Quezon City, which is merong concert. So, may mga pupunta po at ang drag queens and other performers para i-entertain yung katulad naming mga LGBT. And hindi lang para sa mga LGBT, pati na rin sa mga lahat ng tao. Kasi yung Pride March, hindi lang po siya para sa mga miyembro ng LGBT, but for the consumption and welfare of all the people. Okay, thank you so much. Thank you po. At ating nakapanayam si Andre mula sa Yes Organization, at ibinahagi niya nga sa atin ang kaugnay dito sa kanilang inihandang Pride March. At ito ay pinangunahan ng opisina ni Konsehal Cory Raymundo. Alauna pa lamang ng hapon ay nagsimula na ang pagdating ng mga nakiisa dito. At makulay, masaya, maingay. At kahit nagaantay pa lamang sila para umarangkada at magmarsha, ay talaga makikita mo na ang excitement sa mga nakiisa. Dadaan ang Pride March sa ilang mga pangunahing kalsada dito sa lungsod ng Pasig. Nauna nang nagpaabiso ang Pasig Public Information Office kaugnay sa mga dadaan ng kalsada, at kabilang na nga itong Caruncho Avenue kung saan dito sila pumila. At ating nakita ang bagong ilog kung saan nandito ang ilang mga kagawad. Abalahin muna natin si kagawad Egay. Dapat muna kayo ng Pride Month. Para sa Pride Month. Abalahin ka namin, kagawad. Kamusta ang pagsama niyo dito sa Pride Month? Okay naman. Matagal na preparasyon pero masaya kasi minsan lang naman to, at para sa LGBT community. So, kailangan gawin ang lahat para maging masaya. Para sa bagong ilog, napakarami po bang sumama? Yes, of course. Napaka-supportive kasi ng aming kapitan, ng council. Lahat ipinag-provide kung ano yung kailangan. Since ito ay nasa ilalim ng aking committee, ang Tourism, Culture and Arts. So, talagang nakipag-coordinate ako kay Ka para ma-provide lahat ang kailangan. Okay po. Enjoy. See you later, Ka. Yes, maraming salamat. Happy Pride! At ating nakapanayam si Kagawad Egay ng Barangay Bagong Ilog. At tuloy-tuloy na nga ang pag-arangkada ng mga kalahok dito sa Pride March. Kagaya na aking pinanggit kanina, mula dito sa Caruncho Avenue ay dadaan ito sa ilang mga pangunahing kalsada katulad ng MH Doubler Street, E. Angeles Street, Dr. Sixto Antonio Avenue, mula sa Rotonda papunta sa Eagle Street, sa Kaginhiwaan Bridge, Eagle Street, F. Legazpi, hanggang makarating ng Arcovia City. Pagdating sa Arcovia, mga bandang alas 5 ng hapon ay magkakaroon ng maiksing programa kung saan iba't ibang performers ang may inihandang performance para sa mga manonood, maging mula sa Pasig yan o kahit sa amang panig ng NCR. Basta nasa Arcovia, bukas ito para panoorin. May ilan ding mga kasama na tinatawag nilang mga muse o representatives ng mga barangay. At mamaya ay magkakaroon ng kompetisyon ayon sa ating nakuhang impormasyon mula sa organizers na itong activity na nagaganap ngayon.
aktibidad ay upang ipakita ang patuloy na pagsusulong ng pagkakapantay-pantay, I mean, ng pagtingin at karapatan para sa LGBTQIA+ community. Dala nila ang kanilang mga rainbow flags kasama ang bawat nagagandahang representative, gagaya nga ng inyong nakita kani-kanina lamang, ay lalaban para sa isang competition mamaya sa Arcovia, bahagi ng programang inihanda ng mga organizers ngayong Pride Month. At hanggang ngayon, ang inyong nakikita ay mula sa Barangay Bagong Ilog. Nandyan si Danielle Borja. Kanina nakita natin ang ilang pang mga kagawad. Nakita rin natin si former Councilor Bing Avis at ang SK na si Jap. Marami ang nakisa sa masayang aktibidad na nagaganap ngayon at iba't ibang edad, may bata, teenager, matatanda mula sa LGBTQIA+ community maging sa ibang sektor. Samantala, kanina pa ang Peace and Order Department na nandito upang panatilihing maayos ang lugar at sila ay kasama hanggang makarating sa Arcovia. At ngayon naman ay nakikita natin ang Barangay Bagong Katipunan. At ating nakikita na nandito kasama natin ang kanilang kagawad na siyang representative din nila ngayon. Hi! Thank you. I am very good. I am very happy because once again, I am joining the PASIG Gay Pride March. So we are representing Barangay Bagong Katipunan. Pwede mo ba kami na balitaan o kwentuhan kung ano yung magaganap mamaya sa inyong mga nagagandahan na representative? Well, we are being advised to represent one festival, and right now we are representing Guling Guling Festival from Pawai, Ilocos Norte. And later on, we are expecting a lot of surprises coming from the PASIG City Government. And then of course, i-acknowledge natin ang kagandahan at kagalingan ng mga bawat membro ng LGBTQIA+ community. Thank you! Thank you, PASIG Ay, ating nakapanayaman si Kagawad PJ Lozada at siya nga ang representative ng kanilang barangay, ang Katipunan, at ayon sa kanya, iba't iba ang tema dito sa isinasagawang parada ngayon. Kanina habang nag-aantay na umarangkada itong Pride March, ay nagkaroon ng munting handog ang ilan sa mga kasama dito. May ilan na sumayaw at nagpakita ng pangaaliw sa mga nakaabang na mga Pasigenyo. Marami ang nakaandabay dito sa Caruncho Avenue kanina pang alauna ng tanghali. Noong 2022, ang kauna-unahang Pride March sa Lungsod ng Pasig at ngayon nga ay isang mahabang parada ang ikinasa at nakiisa ang napakaraming Pasigenyo mula sa iba't ibang sektor at sa 30 barangay ng Lungsod bilang suporta sa LGBTQIA+ community. At ngayon, nakita naman natin na ang ikatlong barangay na sumama dito ay ang Barangay Bambang. At ating nakikita si Kagawad Andre na nandito ngayon at kasama nga ang kanyang mga kabarangay. Thank you.
magtipon-tipon ang mga nakiisa dito mula sa iba't ibang barangay. Isa-isang nagdatingan, dala yung kanilang pasabog, mga arko, mga pinaghandaan nila at pinagsikapang pagandahin at talaga namang iba-iba ang tema. Maliban dito ay may kanya-kanya silang muse. Ang ilan ay nakapanayam natin kanina katulad nga ni Kagawad PJ. Maliban dito ay irerepresenta nila ang kanilang barangay at magkakaroon ng mga pakulo mamaya mula alas 5 ng hapon sa Arcovia City. May mga malakas na tugtugan mula sa drum and lyre at nagsasayawan na mga nakilahok dito sa Pride March. At ngayon, mula sa Barangay Buting, nakikita na natin ang kanilang Barangay Council na pinamumunahan ng kanilang kapitana na si Cap Evelyn Guanyo. Kagaya ng ating binanggit kanina, iba't iba ang pakulo. Ngayon naman ay nagsasayaw ang mga nakiisa o kasama mula sa Barangay Buting habang nagpaparada. Dadaan ang Pride March sa ilang mga kalsada ng Pasig, kung kaya't para sa mga motorista ay iwasan na natin itong mga kalsada na ating binanggit kanina. Ang Pasig PIO ay pauna nang nag-abiso ng mga alternatibong daan. Kitang-kita naman ang saya at galak mula sa mga nakiisa dito sa Pride March. At ito na nga ang representative mula sa Barangay Buting. At ang tema ay ang Pamulinawen Festival. Uulitin lamang natin para sa mga motorista, maaaring iwasan yung mga kalsada na ating binanggit kanina. Pauna lang nag-abiso ang PASIG Public Information Office page ng mga alternatibong daan. Nakita na natin mula sa Bagong Ilog, sumunod naman dito ang Barangay Bagong Katipunan, Bambang, at ngayon nga ay ang Barangay Buting. Iikot ito mula dito sa Caruncho Avenue sa harapan ng Pasig City Hall po ito. Sa MH Del Pilar, pupunta ng E. Angela Street at tutungo naman po sa Dr. Sixto Antonio Avenue. At mula doon sa Rotonda, papunta ng Eagle Street po, tutungo naman ito sa C. Raymundo Avenue hanggang makarating sa Kaginhawaan Bridge at dadaan ng C5 sa Eagle Street muna. C5, F. Legazpi Street, Capara Street hanggang makarating sa Arcovia City. Ayon sa ating mga nakausap kanina o nakapanayam, ito ay pagpapakita ng suporta sa LGBTQIA+ community at ang pagsigaw ng pantay na karapatan ng nasabing sektor. Ang
proyektong ito ay pinamunuan ng opisina ni Konsehala Cory Raymundo sa pakikipagtulungan na din sa mga barangay officials at sa mga mula sa sangguniang kabataan at mga barangay coordinators ay nag-ambag din upang maging mas matagumpay ang Pride March ngayong buwan ng Hunyo. Inaasahan mga 2 oras ang itatagal ng marchang ito mula dito sa Caruncho Avenue patungo sa Arcovia at susundan nga ng isang masayang programa sa Arcovia City. Ayon sa ating nakuhang impormasyon, iba't ibang performers ang maghahandog ng kanilang talento at aaliwin ang makikisa dun sa sinabi nating programa. Aktibidad ngayon ay bahagi ng selebrasyon ng 450th year ng Araw ng Pasig at kagabi ay sinagawa naman ang isa pang mabigat o bigating event para nga dito sa Araw ng Pasig, ang Mutya ng Pasig, kung saan tinanghal ang Barangay May Bunga bilang Mutya ng Pasig 2023. At ngayong umaga ay nagtuloy-tuloy ang mga aktibidad para dito sa Araw ng Pasig. Ngayong hapon naman ay ang Pride March na susundan ng programa mamayang alas 5 ng hapon hanggang gabi na po ito sa Arcovia City. Sa programa o concert na magaganap mamaya sa Arcovia, napag-alaman na merong mga booths o tiyangge na maaaring sulitin din ng mga pupunta doon. Muli, para sa ngayon pa lamang nakakanood ng ating live mula dito sa iNews Pasig, nagsimula nang magmarsya ang mga nakiisa sa Pride March mula sa iba't ibang barangay at LGBTQIA+ organizations para sa Pride Month tuwing Hunyo po. Ipinagdiriwang ang Pride Month. Muli, 30 barangay ang nakiisa dito at maliban pa sa LGBTQIA+ sector ay may iba pang sektor na nakilahok dito sa parada na ito. Noong 2022, unang inilunsad ang Pride March dito sa lungsod ng Pasig. At ngayon naman ay nakikita natin ang pagdating ng mga kasama sa Barangay de la Paz.
oportunidad ay upang ipakita nga ang patuloy na pagsusulong ng pantay na pagtingin at karapatan para sa LGBTQIA+ community. Ang Pride March ay hindi lamang dito ay sinasagawa sa lungsod ng Pasig, maging sa ibang mga lugar, mga karatig lungsod, karatig na lugar ng Pasig City ay sinasagawa ito. Maging sa ibang bansa, ito ay isang panawagan ng nabanggit na komunidad para sa kanilang equal rights. Iba't ibang tema, iba't ibang pasabog at talaga namang pinaghandaan ang mga arko at ang mga isumama dito sa Pride March ng Pasig City. Sa kasalukuyan ay hindi natin matansya kung gaano karaming ang sumama dito sa Pride March na nagaganap ngayon. Ngunit ayon sa ating nakausap kanina na mula sa organization, daan-daan na talaga itong nakiisa dito. At ngayon naman ay parating na ang mula sa Barangay Kalawaan. Posibleng umabot ng 2 oras ang marchang ito papunta sa Arcovia City. Ang ating nakikita ngayon ay ang mula sa Kalawaan Drum and Lyre. Maliban sa nagaganap na Pride March dito sa lungsod ng Pasig ay nagkaroon din ng Kalawaan ng kanilang sa gala bilang parte ng selebrasyon para sa Pride March. Pride Month, I'm sorry. Maging ang ibang barangay ay naglunsad din ng kani-kanilang mga programa o proyekto bilang pakikibahagi sa buwan ng LGBTQIA+ community. Iba naman ay may daladalang placard katulad nga ng ating nakikita mula sa mga kabataan ng Barangay Kalawaan. Bakla ng bayan ngayon ay lumalaban. Equality, love hurts no one. Yan ang sigaw ng mga nakiisa mula sa Barangay Kalawaan. Kahit mga kabataan ay nakikiisa para dito sa kanilang sigaw ng pagkakapantay-pantay para nga sa sektor ng LGBTQIA+. Subukan na natin nga makipag-usap muna habang hindi pa umaandar itong parada sa ilan sa mga nakiisa dito. Hello, magandang araw. Hello, pangalan nila? Natin po. Ilan taon ka na?
19 years old. Yeah. Shout out to Kevin ko, ganda-ganda mo! March po! Anong masasabi mo? Mas bumabata, mas nagkakaroon ng bonus ngayon para sa LGBTQ. Masaya-masaya kami kasi. Sana po magkaroon ng equality po sa ano sa LGBTQ. Ano ba ang gusto natin ipakita sa mundo dahil sa ating Pride March? Respetuhin kami kahit ganito kami. Mapagmahal kami. Happy Pride. Happy Pride po. At yan nga ang sigaw ng mga mula sa Barangay Kalawaan, mga kabataan at bahagi ng LGBTQIA+ community. Ang hiling nila ay respeto para sa kanilang sektor. Nasa Barangay Kalawaan pa lamang tayo, nasa mga humigit kumulang anim na barangay pa lamang po ang dumaan. Ano? Ngunit napakahaba pa nitong parada na ito. Nakikita natin ang Barangay Kapasigan at daladala ang kanilang mga makukulay na arko na talaga namang pinaghandaan. Ang kanilang representative para doon sa magaganap na kombinasyon mamaya sa Arcovia City. Hi! Hi! Ayana. Ayana. Yes. Okay. So, ano yung tema ngayon sa'yo? Sa Pagkita Festival. Sa Pagkita Festival. Kasi ako po yung napili nilang mas karapat-dapat para ngayong araw na to. Ano ang iyong sigaw para equality. Para sa pantay-pantay na pagtrato sa amin lahat. Thank you. At ang kanilang tema nga ay Sampagita Festival at siya ang napili bilang representative ng Barangay Kapasigan. Ang sigaw naman niya ay equality. Ito ay ang Barangay Kapasigan. At ngayon naman ay mula sa Barangay Malinaw at pinakikita ang suporta ni Kapitan Joel de la Cruz na talagang sumama dito sa marcha. Hello po, magandang hapon. Ah yes, ako'y natutuwa dahil binigyan na po ng ating city government ng karapatan ng ating mga LGBTQ na magkaroon ng parada at ihayag ang kanilang mga kalayaan ng kalooban. At sila po'y makakasama ngayon, masaya sila at ako po'y lubos na sumusuporta sa kanila. Okay po, hanggang Arcovia po. Yes po, yes po. Kasama ko po sila. Sinusuportahan ko po lahat ng aking mga tauhan na LGBTQ. Okay po. Thank you so much, Jennifer. Yes, salamat po. At ating nakapanayam si Cap Joel de la Cruz at ayon nga sa kanya ay todo ang kanyang suporta para sa komunidad ng LGBTQ mula sa Barangay Malinaw. At ngayon nakikita natin para sa kanilang barangay, ang tema naman ay Kahimunan Festival. Viva Senhor!
ngayon naman ay mula sa Barangay Manggahan ang nakikita natin na grupo na nagmamarcha. At ang kanilang tema ay Bonok Bonok Festival. Muli para sa mga Pasigenyo na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating live at latest na balita. Ito ay ang Pride March ng Lungsod ng Pasig. At ngayon nga, nandito rin ang SK ng Barangay Manggahan. Hingan natin sila na mga pagbati. Happy Pride, Pride Month po! Pasig! Happy Pride Month! One word, equality. Maraming salamat po. At yan nga po ang mula sa barangay Barangay Manggahan, at ang sigaw nila ay equality. Ngayon naman ay ang barangay may bunga, at inaantay lamang nila na makausad na nga itong parada. At katulad na ating binanggit kanina, iba-iba ang tema, iba-iba ang kanilang mga pasabog. Kanina nakita natin ang mga barangay officials na talaga namang sumuporta. Hello! Gusto ko lang po sabihin ngayong pa nagdiriwang po tayo ng Pride Month. Sana po lahat po ng mga karapatan ng mga LGBTQ ay maging patas po para sa lahat po ng mga kapwa nating LGBT. Maitupad po yung mga batas para po sa mga kapwa po na LGBT. Happy Pride! Happy Pride po! Happy Pride! At karapatan ay sana matupad nga daw yung mga batas para sa mga LGBT. At kakausapin muna natin si Kevin. Hello, kamusta ka? Okay naman po, masaya po kami. Okay kayo, guys! Okay kayo! Kasama namin, sino yung mga kasama natin ngayon? Kasama po namin yung team po namin ng Safe. Safe po kasama namin, pati mga taga may bunga po. Masaya po kami na naging part kami ng LGBTQ. Ano message mo para sa LGBTQI? Ang message ko lang po is makasuporta lang po kami. Kung ano man po mga kailangan nila, dito lang din po kami. Ano ka ulit yung pangalan ng team nyo? Sulong Kabataan po. Okay, thank you! At ayon kay Kevin, ang Sulong Kabataan ay patuloy na susuporta para sa LGBTQIA+ community. At ngayon naman ay ang Barangay Oranbo. Nadidinig ang tambol at nakikita ang mga nakiisa na winawagayguay ang kanilang mga rainbow flags, at ang iba naman ay sumasayaw kahit natuloy ang pagmarsya naman ng iba. At ngayon
mula sa Barangay Palatio. Ang LGBTQIA+ organization mula sa Barangay Palatio, at nakita nga natin ngayon dito ang ilan din sa mga staff ng barangay, at syempre nandito all the time supportado ng kanilang barangay captain ang kanilang mga activities. Nakikita na natin si Cap Bobot Guevara kasama ang kanyang mga kagawad na sina kagawad Chester at kagawad Al. Hi, Cap! Wala, wala akong boses eh. Hey, maraming kagawad ako! Ay, ay, tatlo na kami. Mensahe po para sa LGBTQIA. Happy Pride March po sa para Lungsod ng Pasig. Taon-taon po, ang Barangay Palatio po ay lagi nakikilaw. At lagi nakasuporta sa ating mga LGBTQ+. Thank you, Kagawad Chester. Congratulations sa ano matagumpay na ano na proyekto ng Lungsod. O yun lang. Maraming salamat. Oo, oh, hanggang sa matapos yung program, Barangay Palatio, boses lang kami ni Kapitan Bobo del Paus siya ngayon. Nakasuporta kami lahat. Oh. Okay, sige po. Thank you. Thank you. At ating nakapanayam si Kap Bobot ng bahagya dahil wala siyang boses, at ganoon din sila kagawad Al at kagawad Chester, at sila ay nakasuporta sa LGBTQIA+ community. At hanggang mamaya nga, ayon sa mga kagawad at kapitan ng Palatio, ay sila ay tutungo din sa Arcovia at magpapakita ng suporta sa programa at proyekto na pinangunahan ng lokal na pamahalaan. At ngayon, nakikita natin ang barangay pinagbuhatan na nakaantabay pansamantala. Inaantay na umusad ang parada. Kagaya na ating binanggit, mahaba-haba ito dahil 30 barangay ang nakiisa dito. At iikot ito sa ibang iba't iba, I mean, na mga kalsada dito sa Pasig, at titansya na 2 oras ang aabutin para makarating sa Arcovia. Alauna pa lamang ay nagsimula ng magdatingan ang mga kalahok dito sa Pride March, at ilan sa ating mga nakuhang impormasyon mula sa ating mga nakapanayam, sila ay nakiisa dito sa pagmamarsyang ito para sa pantay-pantay na karapatan at pagtingin, respeto para sa LGBTQIA+ community. Kagaya na aking binanggit kanina, maliban dito sa marsyang ito ay magkakaroon ng concert o programa sa Arcovia City, at maliban doon ay may mga booths at tiyangge na maaaring sulitin. Nabatid din na magkakaroon ng patimpalak o contest. Mamaya kukunin natin ang ilan pang mga impormasyon pag nandun na po tayo sa Arcovia City. Ang ilan sa mga barangay na dumaan at nakita natin mula sa Bagong Ilog, sinundan ito ng bagong katipunan. Bambang, Buting. Nakita na rin natin ang barangay Palatio, Pinagbuhatan, Kalawaan, Maybunga, Manggahan. Yan ang ilan sa ating mga nakita, at maging ang Kapasigan. We'll be right back.
Buhatan ay may tema naman na Sinulog Festival. Nakita kanina ay ang barangay pinagbuhatan na ang kanilang tema ay Sinulog Festival at ang kasunod naman ito ay ang barangay Pineda at nakita din natin na nandito si Kagawad Michael Publico kung kaya't hingan din natin siya ng pahayag. Hi Kagawad! Hi! Hello! Po para sa ating mga kasama ngayon. Yes, binabati ko lahat ng mga kasama natin sa sa Pride. Hello po sa inyong lahat. Happy Pride March po sa lahat po ng mga, lalo na sa mga Pasigenyo na nanonood ngayon. Hello po sa inyong lahat. Ano po yung inyong tema? Nandito po kami, kasama namin yung mga kabataan ng Barangay Pineda na ang team po namin ay Coconut Festival. Yes. At mamaya po sa Arcovia kayo po. Yes, asahan po namin sana lahat po ng mga wala dito ngayon. Antayin niyo po kami sa Arcovia. Okay. Thank you very much. Happy Pride March ulit sa inyong lahat. Thank you. At yan nga po si Kagawad Michael Publico at isang pagbati sa sektor ng LGBTQIA+ ang kanyang hatid. Ayon sa kanya, sila ay magtutungo din sa Arcovia hanggang mamaya sa programa ay makikiisa. Ang kanila namang tema ay Coconut Festival. Muli, ang ating nakita ay ang Barangay Pineda. Ang kanilang tema ay Coconut Festival. Napakahaba pa na itong parada na ito. Nakikita natin at tatanaw natin na hanggang doon sa may Pasig City Hall ay meron pang pila ng mga kalahok o ng mga sumama dito sa Pride March. Uulitin lamang natin para sa benepisyo ng mga motorista, ito ay dadaan po sa MH Del Pilar Street mula dito sa Caruncho Avenue at tutungo ito sa E. Angela Street, Dr. Sixto Antonio Avenue mula sa Rotonda hanggang sa Eagle Street at tutungo naman po sa C. Raymundo Avenue mula sa Mercedes Avenue hanggang Rotonda at sa Kaginhawaan Bridge naman po tutungo ito sa Eagle Street, F. Legazpi at sa Carlo Caparaz Street hanggang makarating sa Arcovia City. Kung kaya't para sa mga motorista, maaari pong maghanap ng alternatibong daan. Simula po nang tayo ay nag-live at naghatid ng latest na live balita dito sa iNews Pasig, halos mag-isang oras na rin po tayo, kung kaya't napakarami po talaga ng mga nakilahok. Halos o lagpas 40 minutos na po tayo naka-live. Ganun po karami ang sumama dito sa Pride March ng Pasig City. Muli, ito ay isang proyekto ng lokal na pamahalaan. Ang opisina po ni Councilor Cody Raymundo ang siyang nakatalaga para dito at kagaya na aking binanggit kanina, susundan ito ng programa kung saan may mga inihandang performance ang mga napiling artists at merong parang mini concert, yan ang sinabi sa atin kanina ng organizer. Thank you.
mula sa Rosario, Barangay Rosario ang ating nakikita ngayon na nakapila at nag-aantay ng kanilang pagkakataon na umusad na. Kagawad, ang mga kapitan, ang mga SK na sumama din dito at nakiisa dito sa Pride March at pakita ng suporta para sa kanilang sektor, ng LGBT sector, I mean. At ngayon nga ay ito naman ang Barangay Rosario. Ating nakikita ngayon na nandito si Kagawad Gay Santa Ana na ipapakita rin ng suporta para sa kanilang LGBTQIA plus sector sa Barangay Rosario. Yes, magandang araw sa lahat ng mga Pasigueños. Siyempre, hindi magpapahuli ang aming Barangay Rosario. Nakita niyo naman ang mga contingent. Ang aming kapitan ay full support dito sa LGBT. Ano po yung tema niyo? Well, ngayon kami ay natasan sa Maskara Festival, kaya pinaghandaan talaga ng mga taga-Barangay Rosario. At maraming salamat sa mga coordinators, sa mga officials ng aming LGBT. Message po para sa LGBT? Message? Yes, sa mga LGBT dyan, syempre ang inyong Kagawad Gay Santa Ana ay kaisa nyo, LGBTQ plus, at kabilang kami dyan, mahal na mahal namin kayo at nakasuporta palagi ang ating barangay. Salamat po! Talaga naman, Kagawad. Nakapanayam si Kagawad Gay Santa Ana at ayon nga sa kanya, sila ay nakasuporta para sa LGBTQIA plus community. Ang kanilang tema, Maskara Festival. Pag-arangkada ng Pride March dito sa Lungsod ng Pasig. Muli ito ang Barangay Rosario at ang tema ay Maskara Festival. Ating nakapanayam mula sa Barangay Rosario si Kagawad Grace Santa Ana. Muli, ang proyektong ito ay pinamunuan ng opisina ni Konsehala Cory Raymundo at ito ay sa pakikipagtulungan at koordinasyon ng barangay mula sa kapitan hanggang sa mga kagawad maging ng sangguniang kabataan. Ang mga barangay coordinators naman ay nagambag para sa matagumpay na Pride March. Alauna ng hapon, nagsimula ang pagdating ng mga kalahok o nakiisa dito sa Pride March. At mga bandang pasado, alas 3 ng hapon, nang nagsimula itong umarangkada
dadaan ito sa iba't ibang kalsada sa lungsod ng Pasig. Ating binanggit kanina kung ano-ano ang mga ito at kung saan ito itutungo. Ito nga ay sa Arcovia City. Ang mga barangay na ating nang nakita kanina, ang ilan sa kanila ay ang Bagong Ilog, Bagong Katipunan, Bangbang, Buting. Nakita na rin natin ang Kanyogan, Kapasigan, Maybunga, Manggahan. Ganun din ang Oranbo. Nakita na din natin ang Palatiu, Pinagbuhatan, Rosario. Ang Kalawaan ay atin na ding nakita kanina. Ang layo ng aktibidad na ito ay iparinig ang sigaw ng LGBTQIA+ community at ng mga sumusuporta o naniniwala sa nasabing komunidad para sa pantay na pagtingin at equality. Ang karapatan o pantay-pantay na pagtingin ang panawagan nila. Kada buwan ng Hunyo ay ipinagdiriwang ang Pride March o isinasagawa ang Pride March. At ngayon, bitbit ng mga mula sa Barangay Rosario ang isang napakahaba at napakalaki na rainbow flag na sumisimbolo sa sinabi o binanggit natin na sektor o komunidad. At napakahaba nga nito ang kanilang dalang rainbow flag na sumisimbolo sa LGBTQIA+ community. Muli, ito ay ang Barangay Rosario at ngayon naman ay natatanaw na natin ang Barangay Sagad. At kakamustahin muna natin ang mga kasama ngayon isa-isa. Hello po. Hello. I'm Dorothy Rayo from Rosario. At kayo po ay ang nagkakitahang news ng Rosario. Yes. I message to LGBTQ, stay humble, stay fresh, no matter what, be respect each other and enjoy the Pride Month today with my friends. Okay, hello po sa inyo lahat. Message po. Hello. Message po sa LGBTQ. Equality to all. Love, love lang, LGBT. Okay po, sige, maraming salamat. Sigaw po natin. Anong sigaw ninyo? American love and freedom. Love you all. Okay, thank you. At ating nakapanayamang ilan mula sa Barangay Rosario, love, love lang. Yan ang kanilang binanggit. At talaga nga naman, stay fresh ang isa pa. Ayan ang nagagandahang representatives mula sa Barangay Rosario. At ngayon naman ay nakikita na natin ang pagdating ng Barangay Sagada. Ilang mga kagawad at ang sekretary ng barangay ang nandito ngayon bilang pagpapakita ng suporta para sa isinasagawang aktibidad. Hi, Kat. Kamusta? Hello po, Ma'am Luan. Message ko, mabuhay po ang organizer ng parada na to. Unang-una, nagpapasalamat kami dahil
dito napapahiwatig na ang kasarian ng bawat isa ay pantay-pantay. Yun lang po, at siyempre nagpapasalamat tayo sa City ng Pasig kay Mayor Vico Soto at bumubuo ng council na suportado nila itong mga programang ganito. At lalo na siyempre, suportado po yan ni Cap Marvin Benito ng Barangay Sagad at ng buong council. Mabuhay po tayong lahat, Pasigueño. Ano yung tema po? Ano po yung tema namin dito sa inyo? Ito po yung namin Lansones Festival. Sorry? Lansones Festival. Oo, yun. Pinangungunahan ni Diana Penili yung namin, representative namin. Yun. Okay, sige po. Maraming salamat niya. Salamat niyo po. Tatingan lang namin kayo ng message. Yan, good afternoon sa inyo lahat. So, ang Barangay Sagad ay sumusuport na sa Pride, no, sa LGBTQ na talaga namang napakalakas ng kanilang mga puwersa. No? Sila ang nagpapalakas ng puwersa ng lipunan ito. Okay, thank you so much, Kat. At ating nakapanayaman mga kagawad mula sa Barangay Sagad, ayon kila kagawad Deo, ay sila rin ay sumusuporta sa LGBTQ at talaga naman nagpapasalamat din sa lokal na pamahalaan sa para sa ganitong klase ng aktividad para sa nabanggit na sektor. Isang malakas na puwersa ang LGBTQIA+ community, ayon pa nga sa kagawad. Muli, ang Sagad o Barangay Sagad ay may temang Lansones Festival. Kagaya ng ating binanggit kanina, ay iba-iba o iba't iba ang mga tema ng bawat barangay, at kada barangay ay mayroong mga tinatawag na muse na hanggang mamaya sa Arcovia ay magkakaroon umano ng patimpalak o kompetisyon. Tugtog ng drum and lyre ng Barangay Sagad. Sa Barangay Sagad, ang kanilang tema ay Lansones Festival. At natatanaw naman natin ngayon ang pagdating ng Barangay San Antonio.
ang Pride March na isinasagawa ngayon ay bahagi ng selebrasyon para sa Pride Month at ganun din para sa selebrasyon o pagdiriwang ng 450th year ng Araw ng Pasig. Para sa Barangay San Antonio naman, ang tema ay Sibog Sibog Festival. Lalapitan natin ang ilan pa sa mga sumama dito sa Barangay San Antonio. Mensahe lang para sa LGBTQ. Kaya ka lang bigla. Happy Pride. Happy Pride na lang. Happy Pride. Ayan, sige. Mga kalaki. Ayan, isang pagbati mula sa isang taga-Barangay San Antonio. Happy Pride sa LGBTQIA+ community. Mula sa Barangay San Antonio ang ating nakikita ngayon. Ito ay ang Pride March. Nagsimula nga ang pagdagsa ng mga kaisa dito sa aktibidad. Alauna ng hapon pa lamang sa Pasig City, Pasig City Quadrangle. At nagsimula ng umarangkada mga bandang pasado, alas 3 ng hapon. Inaasahan na alas 5 ay makarating na ito sa Arcovia City, dadaan sa iba't ibang kalsada dito sa lungsod ng Pasig. At 30 barangay ang nakaisa dito. Dumaan na ang Barangay San Antonio at ating nakikita na kasama ang ilang kagawad dito sa aktibidad na ito. Sa lahat no ng ating nakapanayam kanina, ang kanilang sigaw, karapatan na pagkakapantay-pantay, mga batas para sa LGBTQIA+ community. Hihingan lamang natin ng mensahe si Kagawad para nga dito sa aktibidad. Hi, Kag! Hi! Hello! Hi! Good afternoon! Yeah. Message para po dito sa ating LGBTQ. We really hope that everybody would have a wonderful time doing the Pride March today. It looks like more of a festival rather than a Pride March. So I hope everybody's gonna enjoy. So we're just here to really just be here and support the LGBTQ. Ang Barangay San Antonio po ay nakasuporta.
Yes, LGBTQ. Thank you so much. Thank you. I'll see you in Arbolia. Yes, see you. Thank you. God bless. At ating nakabanayama ang kagawad mula sa Barangay San Antonio at ayon sa kanya, ang San Antonio ay nakasuporta rin para sa kanilang mga LGBTQIA+ residents o the community itself. At ngayon naman ay ang Barangay San Joaquin LGBTQIA+ sector. Napakahaba po, tulad na lang sinabi ng kagawad mula sa Barangay San Antonio, ay ito ay parang festival lang naging dating bahagi na yung iba't ibang tema ng bawat barangay at ganun din ang makulay ng mga suot, mga kasuotan, ang rainbow flag din, nagdagdag yan para sa isang makulay na Pride March ngayon. At ayan nga po ang Barangay San Joaquin na sinunda naman ng Barangay San Nicolas. At para sa Barangay San Nicolas, nakikita natin na kasama si Kapitan Rigor. Naihinga natin ng pagbati. Happy LGBT Day! Pantay-pantay lahat yan eh. So, ang mga LGBT, may puso't damdamin yan. Dapat pantay-pantay. Maraming salamat, Capricorn. At ating napanayam si Capricorn Enriquez at ayon sa kanya, ang LGBTQIA+ community ay may mga puso at damdamin. Kung kaya dapat ay pantay-pantay ang pagtrato sa kanila. Muli, ito ang Barangay San Nicolas. Kasama ni Caprigor, ang mga barangay kagawad. At makikita mo nga naman ang ilang mga nakantabay ng mga Pasigenyo na talaga natutuwa pagdaan ng mga nakisama o sumama dito sa Pride March. Ngayon naman po ay ang Barangay San Miguel. At halos malapit na po tayo sa mga huling bahagi ng parada na ito dahil ito po ay Barangay San Miguel na. Hello, pangalan po nila? Ha? Ano pong pangalan nila? Gloria. At kayo po ay kasama sa Pride March. Ano po masasabi ninyo? Wala, okay lang. Masaya naman po. Masaya. Ha? Ano yung message ninyo, mensahe para sa LGBT? Oo, oh, okay lang. Enjoy naman po kayo. Ha? Nag-enjoy kayo. Opo. Okay, sige po. Salamat po. Kahit nahihirapan kami, okay lang. May edad na ako, 75 na ako. Laban po. Laban lang. Laban lang. Okay, sige po. Salamat po. Okay. At tulad na aking minanggit kanina, ito ay dilawakan ng mga kabataan, maging ng mga nakakatanda, kagaya nga na ating nakapanayam, ayon sa kanya, 75 years old na siya, ngunit laban lang para dito sa Pride March, at talaga namang hanggang Arcovia ay sasama sila. Malayo-layong lakaran, malayo-layong matcha yan, pero para sa LGBTQIA+ community, sila ay nakiisa. At ngayon naman ay ang Barangay Santolan. Thank you.
Magkinamegayon Festival para sa Barangay Santolan. Ang sigaw naman ng ilan mula sa LGBTQ na naganda ay dito, ang totoong painig ay marunong gumalang ng pagkakaiba. Bakla, bakla, ikaw ay lumaya. At straight man ako, LGBTQIA+ rights, ipaglalaban ko. Yan ang ilan sa mga sigaw ng mga Pasigenyo mula sa LGBTQ sector, maging mula sa iba pang sektor. At para sa Barangay Santa Cruz ay Sumaka Festival. Muli, ito ay ang Barangay Santa Cruz. At ating nakita si Kagawad Ninong at ating siyang kakapanayamin. Hi, Dad! Kamusta po kayo? Happy Pride! Yes, Happy Pride Month po sa lahat po ng Pasigenyo, lalo na po sa mga taga-Barangay Santa Cruz po. Ano po ang tema po ng inyong ngayon? Festival po, aside po sa Barangay Santa Cruz ay Sumaka Festival na Antipolo, Suman Mangakaso at Hamaka po, ang kanila pong mga produkto. At ito pong aming pong queen and queen po na aming Barangay Santa Cruz po. Okay po. See you later po sa Arcovia. Opa. Okay. Thank po. You. At ating nakapanayam si Kagawad Ninong na Barangay Santa Cruz at ang kanila nga ay ang iba rin ang tema o festival na kanilang ipinapakita ang Barangay Santa Cruz. At ngayon ay ang Barangay Santa Lucia. At ang kanilang festival ay Tanok Festival. At sinunda naman ang Barangay Santo Lucia ng Barangay Santo Tomas. At ang kanila naman ay Sumbingtik Festival na makikita natin napakakulay ng arko. Hello po. At shout out daw kay Manasan. Okay, at muli ang Barangay Santo Tomas, Sumbingtik Festival para dito sa Pride March. Ang kanilang muse ay nandyan at ganun din ang makukulay na daladala nilang rainbow flag na malaki din at mahaba kagaya ng ating nakita kanina na rainbow flag. At ngayon naman ay ang Barangay Sumilang. Festival. At ito daw ay Bulaklakan Festival at susubukan natin na kapanayamin ang kanilang representative para sa Patimpalak mamaya. Hi, what's your name? I'm Alex. And ano yung message mo para sa LGBT? Spread love, equality, and peace. Thank you. Pangalan mo na lang. Ting. Oh yeah, respect, equality, and peace. Yes, yes, yes. We do enjoy it. Thank you. At ating nakapanayam ang mga representatives mula naman sa Barangay Sumilang. Thank you.
Muli kanina mga bandang alas 3 pasado nagsimula ang Pride March. Ito po ay tutungo sa Arcovia City. Inaasahan ng isang masaya, maingay at talaga namang punong-puno ng ligaya ang programa mamaya alas 5 ng hapon ang sinasabing oras na magsisimula ito sa Arcovia. At maya-mayang konti, makikita na natin ang Barangay Santa Rosa para sa Kadayawan Festival. Muli, 30 barangay, iba't ibang sektor, maliban pa sa LGBTQIA+ community, iba't ibang edad. Meron tayong nakita mga kabataan, mga teenagers, at ang mga nakakatanda, o ang ilan naman ay mga senior citizen. Lahat iyan ay bumubuo pa rin sa LGBTQ. At ayon sa ating mga nakapanayam kanina, mula sa mga barangay officials, ala naman ay nakasuporta sa nabanggit na komunidad o sa nabanggit na sektor. Samantalang nakapanayam din natin ang ilan sa mga nakiisa o nakalihok mula sa LGBT at ang kanilang sigaw ay pantay na karapatan, mga batas para sa kanila, ang respeto at pagmamahal para sa kanilang mga mula sa LGBT community. Napakahaba po talaga nitong Pride March na ito dahil magpahanggang ngayon ay meron pa rin nakapila hanggang sa may City Hall. Samantalang yung unahan itong pilang ito ay malayo na po talaga dahil 30 barangay ang sumali dito. Peace and Order Department, kagaya natin binanggit kanina, sila naman ay ang nakaalalay para dito sa Pride March. Sa unahang bahagi nito, hanggang sa bawat barangay ay meron pong mga tauhan mula sa Peace and Order Department, mula sa PSD, Pantay Pasig, maging sa Action Line at sa TPMO. Muli, ito po ay ang Pride March dito sa Lungsod ng Pasig. At ang huli nating nakita ay ang Barangay Sumilang. Thank you.
At ngayon naman po ay ang barangay Ugong. Mula dito sa Caruncho Avenue, dadaan ng MH Del Pilar Street, E. Angeles Street, Dr. Sixto Antonio Avenue, sa C. Raymundo Avenue at tutungo po ito sa Kaginhawaan Bridge hanggang sa Eagle Street, dadaan ng F. Legazpi at Carlo Caparaz Street para makarating sa Arcovia City. Nakikita ay mula sa barangay Ugong. Pagdating ng Arcovia ay makakaroon ng mini program kung saan may ilang mga performers o artists ang naimbitahan upang pasayahin ang mga makikiisa o nakiisa dito sa programang ito o sa aktibidad sa Pride March. At maliban dyan, ayon sa organisasyon o sa organizers, I mean, sila ay meron ding mga tiyangge o booths na maaaring sulitin doon. At maliban pa sa mga barangay, ay sumama din ang ilang private companies kagaya ng Acquire dito sa LGBTQIA+ Pride March. Ngayon naman ay ang barangay San Nicolas, no? May mga mula pa sa barangay San Nicolas. Although, nauna na doon, kanina nakapanayam natin si Cap Rigor Enriquez. Bye.
At ngayon po ang natin nakikita ay ang giting ng San Nicolas. Ayan po ang kanilang mga kasama sa giting ng San Nicolas na pinangungunahan ni Sheila. Sheila Castillo. Kagaya natin pinagat kanina, 30 barangay ang isa at iba't ibang edad, ito po ay tutungo na sa Arcovia City. At ito na nga po ang naging Pride March. Ito na yung dulo ng napakahaba na marcha o Pride March dito sa lungsod ng Pasig. Ito po ay tutungo sa Arcovia City. Kaya iwasan na yung mga daan at o kalsada na binanggit natin kanina. Mula dito sa Taruncho Avenue, bumabati po kami ng Happy Pride Month sa LGBTQIA+ community. Ito ang ating latest sa iNews Pasig. Ako si Luan.